Hello, magandang araw. Pagigising ko lang at nung oras na. So, 9:40 or 9:35. So, tayo ay umagang-umaga, nagla-live tayo. Gusto ko kasi mag-share sa inyo sa mga naranasan ko 2022. Mula 2022, puro tayo mga pagsubok at mga kakaiba, mga ano natin. Ngayong 2023, pagpasok ng taon ng 2023, ibabahagi ko sa inyo ang kwentong karanasan ko sa bundok na pinupuntahan ko. Panuuri ninyo ang aking mga vlogs at hintayin yung matapos. Kasi diyan yung makikita ang bundok na yan, ang pinakamahiwaga, people. Kakaiba sa lahat ng kakaiba. Ngayon, isishare ko sa inyo yung pinuntahan ko noong January kahapon. January 2 na po tayo ngayon. January 1, pumunta kami sa bundok na mahiwaga. Kung maniwala kayo sa akin, sa lugar na yon na hindi namin inaasahang, andoon yung galaw-galaw na isang bagay or tiw-tiw o buhok ng tikbalang o buhok ng diwata, or lagay natin yung buhok na yon, yung nakuha naming damo na yon, ay buhok ng diwata o tibutiw. Yan ay sangkap sa gayuma, sangkap sa pampaswerte, sangkap sa garapa natin, no? Sangkap siya sa lahat, people. So ngayon, aanuin natin, people, na ang lahat ng yun na pinuntahan namin ay walang kasiguraduhan kung saan kami makakarating. Ngayon, nung ma-discover namin at pangalawang beses na ako, pangalawang beses na kami pumunta sa lugar na yan. Ang pangalawang beses, panuuri ninyo yung puno na kakaiba. No, yung puno na kakaiba na pinasok ko at kumuha ako ng maliit na halaman na parang mushroom na nakadikit sa kahoy. Yun pala, people, ang bahay ng diwata at ang kanilang teritoryo. Bakit ko nabanggit na ganun, kaibigan? Kasi tatlo kaming pumasok sa lugar na yun. Apat kami, yung isa hindi nakapasok, doon lang siya sa labas, nangunguha ng tiw-tiw. Doon sa lugar na yun, makikita mo ang puro halaman na puti. So, ibig sabihin, ang nakatira doon, puro putian at kalinisan ng puso. Dahil malinis ang puso at taglay namin, nakaya namin puntahan ang lugar na yun. At tinanggap kami ng buong puso. Tinanggap, winelcome kami. Binigyan kami ng tiw-tiw. Lahat na makita mo doon, yun ang halaman. Mayroon lang akong hindi nakuha pa na hanggang ngayon nasa isipan ko. Isang halaman, isang damo, na ang daming damo na ganun katulad. Nagsasanga-sanga ang mga bulaklak niya. Napakagandang tingnan. Tapos ngayon, ang pangalawa, nakuha namin yung tiw-tiw, buhok ng tikbalang o buhok ng diwata or galaw-galaw na pag nilawayan mo, gumagalaw. Yun alam natin lahat, mga people, lalong-lalo na sa may mga kaalamang lihim, manggagamot o anumang klaseng agimatero, anting-anting. Alam natin na lahat kayo, tayo, ay gusto ang bagay na yan. Ang nasa akin ngayon, sako-sako. Kulang na lang, pwede ako mag-wholesale. Pwedeng ganun kasi napakarami, people. Nasa akin lahat na. Kung pag-iisipin natin, nasa akin na ang sinukuang kahoy na baging na krusis na ang iba hindi naniniwalang sinukuan yun. Pero kadalasan sa atin, naka-vlogs dyan na yan, baging na yan ay sinukuan. Ngayon, nasa akin rin ang sinukuang pulahan kahoy na may bulaklak sa gilid na sa gitna ay krus. Pula, yun yung herbal na iniinom natin. Iniinom ko pala. Paano ko maisishare? Isishare ko pala sa inyo yung sinukuang kalaking braso ang baging na yun. Ibig sabihin na yun, people. Yung baging na kalaki na ng braso ko, 100 o taon, hindi natin lagay 100 o taon, hindi ko alam kung ilang taon na ang dumaan, nakalaki na ng braso ang puno, ang baging na yun.
At kahit sino dito sa YouTube, wala akong nakita na nagtaga ng ganun. Wala akong nakita na nagputol ng baging na ganun kalaki. At ang kadalasan nakikita ko noon, ganito lang kaliit mga ganito lang kaliit ang mga nasa kanila, or masa makapal-kapal, or pwedeng ganito lang kaliit ang ano nila, no? Ganyan lang. Sa akin, kabraso, nung mas may nakita pa akong mas malaki, dumoble pa sa braso ko. Hindi lang namin kinuha kasi loaded na kami at marami na kaming nakuha. Yun people, yung pulahan na sinuku ang Gomamela Celis na yan, yun po yung herbal na lahat pala ng manggagamot na may naniniwala sa ganun. Dahil meron akong isang kaibigan, isang pulis na may kaalaman sa ganun. Kami naman kasi ang taga-discover lang, no? Taga-discover lang po ako. At utos po yan ng mga gabay ko. Dahil ang aking gabay ay isang reyna ng kalikasan at yung nasa taas. Double po ang aking mga alagad. At yung nanay, tatay, at yung asawa ko, ang aking mga gabay din. So, talagang hindi ako pwedeng tatabla ng kahit na ano, kahit subukan. Maraming beses na sinubukan. Kumbaga, yung katawan ko itadtad na. Pero buhay na buhay pa rin. Lalong tuloy na tadtad ng mga orasyon. Ngayon, ikukwento ko sa inyo people. Tuloy natin. Ibabahagi ko sa inyo sa mga walang nakaalam. At para malaman ninyo, hanapin ninyo sa bundok ang sinukuang pulahan na may krus sa gitna. No, nasa tuwas, nasa baha, nasa kwarto kasi ako eh. Hindi pa ako bumaba. Hanapin ninyo ang sinukuang pulahan na may krus sa gitna, na may Gomamela Celis ang gitna, ang gilid, at pula. Pagbiyak mo nun, may tubig. Yun, people, ang ginamot ko sa maga kong tuhod. Kasi kinulam ako eh. May kulam, may mang lupa o ano mang klase. Nakaraan, matagal na last year. No, halos magang-maga ang mga tuhod ko, pero nakikita nyo pa akong umakit sa bundok. Yun ang kalakasan ko, no? So ngayon, na kahit sinong bumira sa akin, hindi nyo pa rin kaya. Pero huwag nyo na subukan kasi babae ako at mahina lang. Kaya huwag nyo na subukan. Huwag naman nubok. Peace. Pero pagka sinubukan nyo naman, ingat-ingat, baka bumanda to sa inyo at baka doble ang mangyayari, no? Pero yan, sabi ko sa inyo people, maraming beses na sumubok sa akin. At ako, balikan natin yan, at ako ang tinangguri ang magaling namang kukulam. Niisip ko naman, wala naman akong ginawa sa iyo. Kaya ngayon, ang tawag sa akin ng iba, magaling namang kukulam. Yun ang pinagtataka ko kasi hindi ko naman kayo inanuhan. Hindi ko kayo binirahan. May kaalaman nga ako, kaliwa kanan, gitna. So, 3-in-1 ako people. Pwede natin gawin ang kaitiman, pwede gawin ang kabutyan, pero bihira ko lang gamitin yan. Ngayon, ang itim kong nagabay, siya po ang bumibira sa inyo. Hindi po ako. Hinahayaan ko, iniiyak ko lang, niluluhod ko yan, at dinidipa ko yan. Kung sino man ang may gumawa sa akin, balik sa kanya ng 10 beses. Kaya, hindi ko naman kayo sinabihan na banata ninyo ako, no? Hindi ako ganun. Kumbaga, pagka binirahan ako ng tao, mayroon ako nararamdaman, baklas lang, bira lang, banat lang, at ididipa ko yan. Ididipa natin at ihihiling sa lahat ng simbahan at lahat ng kabundukan, karagatan, ilog. Yan, kaya ganun po si Ka Merlin. Ako po ay si Merlin Gonzalez Pontejos para makilala ninyo ang ritualista at healer, long distance healing. Ngayon, kwento ko ulit ang sinukuang pulahang kahoy na yan ay subok na. Lahat po ng karga mo sa katawan, pag yan ininom mo,
Wash out people, iihi mo yan. Pagka merong karing sakit na kailangan doktor ang kailangan sa pamagitan ng herbal na yon, ang galing talaga sa katawan people. Pagka ikaw naman may kulang barang, ilalabas mo rin yun pagka nainom mo yung kahoy na yun. At isa pa, mayroon akong binigyan dito nung nagparapol ako. Patay na ang kahoy na binigay ko sa kanya. Nang dumating sa kanya, nung binasbasan ko pagdating sa kanya, nabuhay, pumula, at kumintab, at uminit pa. Doon mo makita kababalaghan. Kaya po ang lahat ng aking gamit, legit. Wala pong gawa-gawa lang na kuha ka lang sa katabi-tabi. Dito sa patag, hindi ako kumukuha ng mga ano sa patag. Pwera lang yung beads. Kasi yung beads na nakuha kong tigbi ito. Ito, bihira lang din ito makita. Ang tagal ng panahon na gusto ko itong makita at ma-meet. Pero pasalamat din tayo sa aking isang kautol na naituro niya na nakita din namin. Hindi lang naituro, pero napansin namin pagpunta namin ng dagat, napansin namin to. Kaya yun, yun na. Sa tuwa ko, talagang hinanap ko lahat. Pero marami rin mga pagsubok ang mararamdaman mo nung makuha namin ito. Marami, no? Hindi lang simple. Taon-taon nalabas ito at isang taon lang. Isang buwan o dalawang buwan magbibigay ito. Ngayon, yung herbal na sinabi ko sa inyo people, kailangan makakuha kayo noon. Sa akin, nasa akin na lahat yun eh. Makakuha kayo sa bundok ng ganun people. Ilaga nyo. Kumuha kayo, i-chop-chop nyo lang ng tatlong pirasong ganito kaliit. Ilaga nyo. Pupula po yun ng parang pulang-pula. Pulang-pula siya pagkalaga. Gamitin nyo yun, pakuluan nyo yun ng apat na beses. Kaya pa yan, apat na araw. Ang naitira ninyo, ilagay nyo sa bote at ilagay sa ref. Yun ang inumin ninyo. Iihi lang ihi. Alam nyo ba kung anong taglay nun? Kung pataas ang dugo mo, matulungan ka. Kung may maga ka sa katawan or manas sa katawan, may sakit ka sa puso, may sakit ka sa bituka, may cancer ka, kung anumang mga bukol na nasa katawan, try mo yun people. Kung anumang mga sakit mo, herbal lang po tayo. Herbal ang pinakamainam people. Tutulungan ko, yun nga lang, may konti tayong donasyon, hindi naman mahal, hindi 1,000 ang hinihingi ko sa herbal na yan. Kung kayo naniniwala sa taglay ko, kung naniniwala kayo, ako po ay mag 47 years old na. No? Tandaan ninyo, kung ikumpara ninyo ako sa iyo at sa inyo, mukha pa rin akong bata, hindi nagbabago. Kasi sa aking taglay na kalikasan, lahat na pinuntahan ko, pero marami pa akong hindi napuntahan. Ang lugar na yun people, yun ang pinakamaganda sa akin. So tandaan ninyo, kung gusto nyo nyong gumaling, herbal, subukan nyo po ang herbal. Subukan ninyo ang herbal na gamot na makakatulong sa inyo. No? Subukan ninyo yun. Walang mawawala sa inyo. Walang mawawala. Kapiranggot na halaga. Saan kayo magpa-doktor kayo? Magpa-doktor kayo, magkano check-up? 700. Gamot pa. Dugo. Tinatanggalan pa kang dugo. Check pa lahat. No? Ang laking gastos nyo. Samantalang herbal. Iwa-wash out mo. Pareho lang naman sa doktor eh. Papaihiin ka ng papaihiin. Yung gamot na iniinom ko, pampaihi. Grabe people. Sa bagay people, maba na nga akong kwento. Sa mga naniniwala lang, maraming salamat. Sa mga hindi naman naniniwala, pwede kayong huwag na lang mag-comment ng again sa ating rule para hindi kayo matanggal. No? At hindi kayo maparusahan. Kayo na rin ang bahala. Hindi rin ako naglagay dito sa YouTube ko o Facebook ko ng sumpa. Hindi kailangan yung sumpa na yan. Walang sumpa na mangyayari kung magme-message kayo sa akin against sa rule ko. I-remove ko lang kayo. Kasi ang sumpa na yan, oras na bumalik sa'yo, kawawa ka people. So maraming salamat. Happy New Year. God bless po sa ating lahat.